Yo, what's up, sup, sup? This is Chinito Ranga and welcome back to my YouTube channel! So for today's vlog guys, alam niyo na siguro, sa title pa lang, kayo nakikita niyo na kung ano tong vlog na to. Yun nga, may first sender na tayo sa ating new segment. Ngayon, babasahin na natin yung letter niya. Hindi ko napatagalin to, so without further ado, let's get this started. So eto na, sinave ko yung letter niya malamang, diba? So, ang title ng letter niya is Torn Between Two Cheaters, My Heartbreak Story. Hi! Lahat siguro tayo makaka-relate dito kasi tungkol to sa pag-ibig eh. So, eto na po yung letter niya. Hello po, Ma'am Chinita Wengay. I made a dummy account to send my story to you so that I may remain anonymous. I hope you can read it. Nakita ko yung post mo about Chinita's Corner and gusto ko po i-try at i-share yung kwento ko about me, my best friend, and my ex-boyfriend. I'll do my best to summarize my story. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Antoinette. I'm from Cagayan de Oro City. Dito na rin ako lumaki. 26 years old at nagtatrabaho sa isang accounting firm. Ito yung moment sa buhay ko na di ko talaga malilimutan dahil sa dulot nito sa puso ko. So here it goes. Way back when I was still in high school, third year na po ako noon. First day of school noon and excited ang lahat dahil makikita nila ulit mga kaibigan nila or masusuot na nila yung bago nilang damit. Ako excited ako kasi makikita ko na ulit yung best friend ko. Dahil nagbakasyon po sila sa province nila that time at tatawagan na lang natin siya sa pangalang Sheila. Nag-aaral po kami sa isang private school malapit dito sa amin. Gumising po talaga ako noon ng maaga para makaligo and prepare for the beginning of the school year. I was so happy and excited while I was texting my best friend. Nang makarating na ako sa school, sobrang daming students. Kagaya ko, nagtatawanan, kulitan at sobrang ingay ng campus noon while waiting po na magsisimula ang flag ceremony. Pagpasok ko agad sa campus, I texted my best friend kung saan kami magkikita. Lingon ako ng lingon kung saan-saan, parang matatanggal na ata yung ulo ko kakahanap sa best friend ko. And then, suddenly, na-surprise ako nung hinag niya ako sa likod, and then we're screaming our life while hugging each other. Dami naming kwentuhan, tapos may chinika siya sa akin about sa transferee na magiging classmate daw namin. Madaming sabi-sabi na gwapo daw, tapos matangkad. Pero di ako interested dun kasi I was just so happy na nakita kami ng best friend ko. We were talking about a lot of stuff and then start na ng flag ceremony together with my old classmates. All I was hearing were murmurs and then tinapik ako ni Sheila sabay turo sa transferee. Totoo pala talaga yung sinabi ni Sheila. But I was very uninterested that time. Fast forward, we were introducing ourselves sa classroom one by one. Daming tawanan while nag-i-introduce yung mga classmates ko, especially yung mga funny classmates namin. Sobrang nag-e-enjoy lang kami. Tapos napatingin ako bigla sa kanya and then yung mga mata namin nag-meet. Ay! While tawa ko ng tawa, yung parang ang laki talaga ng bunganga ko noon. Tapos napahinto ako sa kahihiyan at ang awkward kasi sinita ako ng teacher namin. Kasi ang lakas ko daw tumawa. Ayun, ako yung pinili niya para mag-introduce sa sarili ko. While I was introducing myself, nakikita ko siya parang pinipigil niya yung tawa niya. Naiinis ako that time, bakit kasi tawa ko ng tawa. And finally, it was his turn. And tawagin na lang natin siya sa pangalang Jeremy. Jeremy! I never realized na yun pala yung start ng friendship namin. Ang galing niya din pala sa math, kaya nagkakaintindihan kami. Kami ni Jeremy, hindi kami magkakaintindihan kasi hindi ako ma-ano sa math. So fast forward, we became friends, close friends, mutual understanding, and then he confessed to me and courted me till fourth year, until I said yes to him. Masaya kaming dalawa and my best friend was so happy, but nung nag-college kami, dun na nagsimula ang lahat. Pareho kami ng course na kinuha ni Jeremy, which is accounting, kasi yun talaga gusto namin na course. While si Sheila naman is from another university, tourism kinuha niya. For the first year of our relationship, masaya kami parang yung kasiyahan na yun permanent na at di na mawawala. But I was wrong. Every time we go out kasi ng BF ko, lagi sumasama si Sheila.
Oo, kahit sa amin lang dalawa yung time na yon. I always insist na isasama siya kahit di sang-ayon si Jeremy. Best friend ko siya, ayaw ko siyang ma-left out. Kahit saan kami pumunta, andun siya parati sa mga memories namin ng BF ko. It was a mistake after all. Kasi doon nagsimula yung pagiging close nila dalawa. Sa una, I didn't mind kasi I trust her. We've been best friends since high school, kaya may assurance ako. But every time na magkakasama kami, feeling ko nale-left out ako or out of place. But I shrugged it off kasi mahal ko silang dalawa. I was very busy that time kasi palapit na yung midterms. Text ako ng text kay Jeremy pero ni isang reply wala. I was frustrated. I called him kasi sabi niya mag-aaral kami sabay. And it was our first fight ever. I hung up on him kasi ayaw ko nang pahabain at stressin yung sarili ko kasi dahil na din sa ACADS. Then dumating siya sa bahay para mag-sorry sa akin. We make amends and after a while, dumating yung best friend ko na walang pasabi. I was so confused kasi di ko naman siya in-invite sa bahay and as far as I know, malapit na din exams nila. So I asked her bakit siya naka-visit sa amin, eh dapat inatupag niya yung midterms. And her reason was, bored kasi ako eh, na-miss lang kita best friend. Yung mga best friend na yan! It was so thoughtful of her and sweet para ma-miss niya ako that time. And that time, I was so naive. Naka-focus ako that time sa libro ko but I was aware na sobrang tahimik nilang dalawa na nakatingin lang sa cellphone nila. Kinabahan ako nun kasi feeling ko may mali. And without a second thought, hiningi ko yung cellphone ni Jeremy. Tapos sa isip ko, ba't ko ginawa yun? Parang gumalaw ng kusa yung katawan ko. Pero nagawa ko na walang atrasan. Kabog ng kabog yung dibdib ko. I was so anxious, hoping na mali yung pakiramdam ko. But, di na naka-imake agad si Jeremy. Sabi niya, may dinownload lang akong PDF file para gamitin natin for studies. So sabi ko, patingin nga ng cellphone mo. I was very observant sa kanilang dalawa. Si Sheila nakatingin lang sa cellphone niya at parang walang alam sa nangyayari. Blind ka, girl! Jeremy was very hesitant so I quickly grabbed his phone. Tapos kinukuha ni Jeremy but he failed. Laban, girl! And then bumungad yung inbox at nabasa ko yung messages nila Jeremy at Sheila. Parang sasabog yung utak ko sa nabasa ko that time. I can't imagine reading those messages again. Yung dalawang taong minahal ko ng buong buo, I trusted them pero sila lang pala yung tatraidor sa akin. Di pala ako yung na-miss ni Sheila. Yung boyfriend ko pala. At sa sariling bahay pa na ng family ko nalaman ko na may tinatago pala sila sa akin. It really hurts. Ang magmahal ng ganito. They both cheated on me. Sobrang sakit po, parang may tumutusok sa dibdib ko for many years yung best friend ko lang pala yung tatraidor sa akin. It took a while bago ako makareact and then I confronted them. Gusto kong sumabog sa galit pero ayaw kong malaman nilang mama at papa. Pinaalis ko sila sa bahay, sinabi ko sa kanila na wag na silang magpapakita sa akin. I uttered those words with calmness. Kahit iyak ako ng iyak. That's why, eto po yung memory na sobrang di ko makakalimutan kahit anong gawin ko. Nakailang balik at sorry si Jeremy sa akin pero di ko kaya, ang sakit po talaga. While si Sheila, wala na akong balita sa kanya after nangyari ang lahat. Ayaw ko sanang paniwalaan lahat ng nangyari kahit anong gawin ko, sumusulpot yung messages nila at yung pagtatrader nila sa akin. Every day, I became depressed to the point na namamagana yung mata ko sa kakaiyak, swear. But I need to help myself and stand again. Napapaisip ako na ano kaya kung sinabunutan ko si Sheila. At nagwild ako nun, mas malala siguro yun. I was so thankful kasi di ko nagawa yun. That's my girl. And now, I am happy being single and I'm loving myself more. Inuuna ko na sarili ko. Wala na din akong balita kay Jeremy at kay Sheila. Kasi kahit gaano pa kayo ka-close na isang tao, trusting them with all your heart and then sila lang pala yung gumagago sa'yo. Ang hirap mag-move on nung time na yon. Buti na lang andyan yung family ko. Sobrang galit na galit yung parents ko kay Jeremy at kay Sheila. Nung nalaman nila. For you, Chinita Wengay, can you give advices to people who have the same situation like me? What do I do? Do I forgive? Do I take revenge? Or karma na lang bahala sa kanila? Thank you for reading my heartbreak story at sa lahat po ng nanonood at nakikinig, sana kapupulutan din po ng aral yung story ko.
Once again, salamat Chinita Wenggay. It means a lot. Love, Antoinette. Antoinette, ang ma-advise ko lang sa'yo is huwag kang mag-take revenge. And yeah, i-forgive mo sila. Hindi mo gagawin yun dahil sa kanila. Gagawin mo yan dahil sa sarili mo. Because deserve mo na ma-at peace ka, diba? Siguro, may rason naman lahat eh. Kaya siguro nangyari yun kasi ayaw ng Panginoon na magtagal pa kayo ni Jeremy. Pasalamat ka na lang din na nangyari yun dahil if mas nagtagal yung relationship niyo, mas maglalalim pa yung ugnayan yung dalawa ni Jeremy at dun, mas grabe yung sakit, diba? Yun. Wala eh, nagpadala si Jeremy dun sa best friend ko eh. Ay, na. Alam mo, dapat yung best friend mo, hindi na sana umiksena na pa eh, diba? Pero wala. Siguro, nilayo ka na lang din ng Panginoon sa kanya kasi nga, at least nakita mo yung tunay na ugali ni Sheila. If ever na talagang may makakita ka ulit ng best friend, eh, hindi ko naman sinasabi sa'yo na hindi mo siya pagkakatiwalaan. Ang sinasabi ko lang sa'yo is you don't give your full trust. Yun na lang siguro. Siguro na insecure din yung si Sheila sa'yo. Inggit, kasi nagka-boyfriend ka. Gwapo pa yung si Jeremy, di ba? Matangkad pa. Math wizard pa, di ba? Pero yun, advice ko lang ulit sa'yo, don't take revenge. You have to forgive them. Not for them, but for you, di ba? Para ma-at peace ka. Wala ka ng ibang isipin. Ako, what I did before, napakasakit yun. True. Napakasakit yun. Pero, wala eh. You have to move on. You have to let go of the person. You have to let... Nandyan yung memories. Pero, as days goes by, you have to accept the fact that ito yung nangyari sa inyo. Wala na. Tapos na. So, yun. Move on ka na lang. Let go ka na lang. 26 years old ka pa naman eh. Huwag mong hanapin yung tao. Hayaan mo na yung love yung maghahanap sa'yo, di ba? Ano yung quotes na yan? Ah? Don't look for love, let love look for you. Charot lang. Huwag mong hanapin yung pag-ibig, di ba? Dadating naman yan sa buhay mo eh. Unexpectedly. And if that day comes, alam ko na talagang for you na yan. Inilaan na yan ng Panginoon para sa'yo. And sa lahat po ng naka-experience or same sa story ni Antoinette, huwag na lang kayong mag-expect too much. Huwag na lang kayong mag-trust too much. And let go and move on. Huwag na lang kayong mag-revenge sa mga taong nanakit sa inyo. Alam niyo, may karma naman eh. So, hayaan niyo yung karma na gawin niya yung trabaho niya. Pag-pray na lang po natin yung mga taong ganyan. Antoinette, I know you're a strong, independent woman. Laban lang. Huwag mong hanapin yung pag-ibig. Pray ka lang lagi na yung dadating sa'yo is yung talagang panghabang buhay mo, diba? Pag-pray mo yan kasi hindi naman natutulog yung Panginoon mo. Pray with all your heart. Huwag kang magmadali. And yun. Thank you, Antoinette, for sending me your story. I really appreciate it. Take care always. Keep smiling. Huwag mong hayaan na ida-down ka ng mga tagal na memories. Huwag. Yun. God bless you always. At yun na guys, dito na po nagtatapos ang aking segment. Ako po yung nagpapasalamat sa inyo na patuloy niyo po akong sinusuportahan. And I hope that you continue to support me, especially with my new segment ito po. And nagpapasalamat po talaga ako kay Antoinette for sending her story. Siya po yung first sender natin. If you're interested na ibahagi yung true to life stories mo, just send me an email here. Ito po yung email ad ko. June! Dito na po natatapos ang aking segment. Don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Bye!